Maraming mga kalokohan talaga tayong naiisip. Well, biruin ninyo, may tao sa listahang ito nag-selfie sa isang granada. Well, obviously, hindi naging maganda ang resulta niya. Kaya nga sa video na ito ay samahan niyo akong tuklasin niya ang ilan sa mga kalokohan nga ng mga tao na nauwi nga sa kanilang kamatayan. Well, syempre, saan pa ba yan? Eh, dito lang sa kwentong ito nga pala ang inyong kuya, si Kuya Eddie, back for another kwentuhan. And with that, simulan na nga natin. Gaya nga ng sabi ko kanina, eh may mga bagay na hindi dapat natin ginagalaw at pinapakialaman nga dahil delikado. Well, sa unang kasong ito nga ay dalawang tao noon ang nag-hike sa Russia nang makapulot nga sila ng isang granada, and it so happened nga na na-pull out nga yung safety pin nito. Well, ibig sabihin lang naman yan ay delikado nga yung granada dahil pwedeng pumutok ito anytime. Well, marahil kaya hindi lang yun agad sumabog eh dahil siguro may fault na nangyari, pero hindi nga ibig sabihin nun na hindi na nga ito pwedeng pumutok. Well, malas nung magkaibigan dahil pinulot nga nila yung granada at nag-selfie pa nga kasama nito. And guess what? Pumutok nga ito habang nagpipicture sila, at ang tanging nakasurvive nga lang sa insidenteng nangyari ay yung cellphone na nagsilbing saksi nga sa buong nangyari. Ang kaso naman ni Michael Godwin ay talagang nakakagulat nga sa marami. Well, isa siyang prisoner na una nang sinentensyahan ng parusang kamatayan gamit nga ang silya elektrika. Pero alam nyo, sinerte nga siya. Kaya ayun, na bago yung hatol, imbis na parusang kamatayan nga yung mapunta sa kanya, ay naibaba ang sentensya niya sa life imprisonment na lang. Pero one time, alam nyo, biglang tumigil yung TV niya sa kanyang selda. At dahil yun na nga lang yung tanging libangan nitong tao, syempre, nainis siya kaya nga sinubukan niyang ayusin. Well, dito siya nagkamali. Nang makita niya kasi na may problema sa wirings yung kanyang TV, kinagat ba naman niya ito? Para siguro nga putulin. Well, ewan ko kung hindi niya alam na may kuryente na dumadaloy doon. Well, dahil dyan ay nakuryente siya sa kanyang selda at binahuwian nga ito ng buhay. Pero alam nyo hindi naman siguro sana siya mamamatay sa kuryente lang mismo galing dun sa wire dahil pwede naman niyang maalis agad ito sa kanyang bibig. Pero alam nyo, ang problema dito ay kinagat niya pala yung wire nang nakaupo nga siya sa kanyang bowl na gawa naman sa metal. Well, remember, ang unang hatol nga sa kanya ay electrocution. Noong 2002 naman, isang farmer sa Brazil ang naglilibot sa kanyang malawak na lupain nang makita niya nga ang isang malaking bahay nga ng mga bubuyog. Well, siguro iniisip nyo na, nako, mamamatay yan sa kagat ng bubuyog. Well, let's see kung tama po kayo. And so, nag-decide nga itong farmer na sirain yung bahay ng mga bubuyog sa pamamagitan ng pagsunog dito. Well, syempre, nag-prepare din naman siya ng proteksyon sa kanyang katawan para nga hindi siya matusok ng mga bubuyog. Kaya naman binalot niya ang kanyang ulo at katawan ng isang matibay na plastic. Well, sounds a good plan na sana ito, ang kaso lang. Ewan ko ba't nakalimutan niya ang lagyan ng butas-butas yung supot para alam nyo makahinga siya. Kaya ang ending niya tuloy, nauna pa nga siyang natigok due to suffocation kaysa dun sa mga bubuyog. Natagpuan nga siya sa ilalim ng puno kung saan naroon pa yung bahay ng mga bubuyog na buong-buo pa nga rin. Well, alam nyo, driving is very dangerous kung hindi kayo maingat. Well, everyday napakarami nga nating nababalitaan ng mga road accidents. Well, isang 58 years old nga naginang sa Australia ang nadisgrasya dahil nakalimutan niyang ilagay sa in-park ang kanyang sasakyan. Well, alam nyo, tumigil siya sandali para i-check nga kung nailagay niya ba sa compartment yung mga supot na kanyang gagamitin niya sa grocery. And this is when the accident happened niya. Nung binuksan niya yung compartment niya nga sa likod, biglang umandar pa atras yung kanyang sasakyan. Kaya ayun, nasagasaan yung ginang. And siguro alam nyo na delikado ang sobrang paglalaro nga ng computer games. And by saying sobra, ibig sabihin namin dito playing non-stop for many hours. Well, alam nyo, isang gamer nga sa South Korea na nagngangalang Lee ang binawian ng buhay dahil he played, take note, 50 hours
non-stop. At ang tanging break niya nga lang, siyempre para mag-CR. Hindi siya kumain, ni natulog nga in those 50 hours. Sa findings niya ng doktor ay mixture of heart failure at exhaustion ang kanyang ikinamatay. Well, 50 hours non-stop of playing games ay katumbas po yan ng higit 2 araw. And with that, sana huwag nating tutularan niya yung ganyang pagkakamali nila. Well, sa susunod po ay abangan po ninyo ang part 2 ng video nating ito. And well, again, kung nagustuhan nyo nga ay huwag nyo na makakalimutan nga na i-like. And syempre, mag-subscribe na nga kayo para update nyo lagi sa mga susunod nating kwentuhan. At syempre, hindi natin kalilimutan nga na batiin yung mga nakasama natin sa nakaraang kwentuhan. Salamat po ng marami sa inyo at shoutout po. And once again, ay ako nga muli ang iyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing, aha, may bago na naman akong nalaman. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli. Goodbye.